Hello, good morning po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Welcome pong muli dito sa TNT Kitchen. At ngayon po ay magluluto tayo ng ginataang isda. At narito po ang ating mga ingredients. Siyempre po ang ating fish. Ang ating bawang, sibuyas, luya, siling maangang at saka po bell pepper. Siyempre po hindi mawawala ang ating gata. Bali, ano po yan eh, wala po kaming liquid na milk, kaya powder lang po kami meron. Kaya dinisolve ko na lang po siya sa hot water, 1 cup po yan. Siyempre po, dahil gusto ko ng gulay, lalagyan po natin ng broccoli. Dahil advice po sa akin ng doktor is mag low calorie ako, low calorie diet, kaya lagyan ko po ng broccoli. Siyempre po ang ating magic sarap at saka po ang black pepper at saka po ang ating pang-alat. Pwede pong patis or pwede pong salt, iodized salt. Po, nakahanda na rin po ang ating kasirol ng gagamitin. Bali, naka-preheat na po yan. Naka-on na po ang gas stove. Yan lang naman po ang mga sangkap natin para sa ating ginataang isda. Ngayon po ay magsisimula na po tayo. Medyo mainit na po yung aking kawali, kaya po pupunta na po tayo sa stove. Magluluto na po tayo. Okay po, lalagyan ko na po ng mantika ang ating mainit na kasirola. Ang ating mainit na kawali. Unting mantika lang po. Kasi ako po, igigisa ko po yung bawang, sibuyas, luya para lumasa po siya, para mabango din. Para bumango din po yung bawang sibuyas at saka yung luya. Para iwas sunog po ang bawang, una po nating ilagay ang ating sibuyas. Ilagay po natin. Sunog po natin ang ating bawang at saka po ang luya. Pwede na pong pagsabayin yan. Lulutuin lang po natin yung bawang, sibuyas, luya. Mamaya-maya po ilalagay ko yung sili kasi gusto po yung ginigisa yung sili para po medyo umanghang. Ako po kasi hindi ko na po ipiprito yung isda. Meron po kasing nagkiginataan na ipiniprito yung isda. Eh ako po, fresh po. After ko po hugasan, yun lang po. Hindi ko na po siya ipiprito bago ko po gataan. Para iwas kolesterol din po. Ito po. Pwede na po ang ating bawang sibuyas luya. Luto na po. Ilalagay ko lang po ang sili. Para gisa po natin sa mantika para medyo umanghang po. Dahil medyo masarap po yung maanghang. Huwag lang po yung sobrang anghang, basta kayang itolerate po yung anghang. Ngayon po, ilalagay ko na po ang ating fish. Po natin. Papakuluan na po natin ito nakasama po ang gata. Lalagay ko na po ang ating gata. Lagyan po natin ng paminta. Konting magic sarap.
natin kung patis na pangalat. Din at saka po natin tatakpan para makulog po ang init. Kahit hindi po ganong kalakasan yung ano yung apoy, may mga medium heat lang po para hindi po mabigla na naluluto yung isda. Baka po mamaya luto nga yung parting labas, yung pong loob ay hilaw. Kaya mas mainam po yung medium heat, yung dahan-dahan po siyang maluluto, hindi po biglaan. Papakuluan lang po natin ito ng mga 5 to 10 minutes bago po natin ilagay ang ating gulay. Or it's up to, nasa sa inyo po yung kung gano'n nyo po katagal na lutuin yung isda. Kasi sa akin naman po hindi naman po ito frozen, fresh naman po ito kaya madali lang din pong maluto. Hintayin lang po natin siya makuluan hanggang mga 5 to 10 minutes. Then makukuluan pa rin naman po siya kapag po inilagay natin yung gulay. Maluluto pa po uli. Maghintay lang po tayo ng mga ganyang oras. Babalikan po natin pamaya-maya ang ating ginataang isda. Ayan po, bisitahin po natin ang ating ginataang isda. Ayan po, kumukulo na po. Pamaya-maya po, babalikan uli natin. Basta orasan po natin. Ito na po ang ating ginataang isda. Umaamoy na po. Pwede na po natin ilagay ang ating broccoli. Yung pong isda, maluluto pa po siya habang niluluto naman na po natin itong broccoli. Ito pong, yes po, broccoli. Lagyan din po natin na bell pepper. Tatakpan po muli natin at babalikan po uli natin mamaya kapag po luto na ang broccoli. Bisitahin po muli natin ang ating ginataang fish. At ngayon po, pwede na po natin lagyan ng konting suka. Basta po nakaready ang lahat bago po magluto. In just 30 minutes po, pagluto po tayo ng ating ginataang fish. Pakaluan lang din po muna natin ng suka para po maluto. At pamaya-maya po ay babalikan po muli natin ang ating ginataang isda. Ngayon po ay tikman natin ang ating ginataang fish. Kung ano po pang alat, kung sagata, okay. Po, okay na po. Nag-compliments na po pati yung asin. Maluluto na po ang ating fish. Pwede na po ito. Lagyan po natin na scallion sa ibabaw ang toppings. Tapan po muli natin. At pamaya-maya po, pwede na po natin i-turn off ang gas tube at tapos na po ang ating ginataang isda. Sana po mag-enjoy kayo. Busog-lusog na naman po tayo nito. Salamat po. Luto na po ang ating ginataang isda. Ito na po, umaamoy na po. Mabango na. Pwede na pong kainin. Ngayon po, magsasantok po tayo ng isang slice. Titingnan po natin. At heto na po ang ating ginataang isda. Salamat po sa Diyos. Salamat po sa inyo. Enjoy po.
Sa muling pagkikita-kita po dito sa TNT Kitchen. Glory to God po.